bar passers ng kauna-unahang digitalized at localized bar examination sa bansa, abay umabot to sa higit 8,000. Isang kinasasabikang tagpo ang pag-aanunsyo sa mapapalad na nakapasa sa bawat pagsusuli. Ika nga, the long wait is over. Kabuang 8,241 ang pumasa sa kauna-unahang digitalized at localized bar examinations. Ipinahayag din ng Supreme Court of the Philippines ang 14 na nakakuha ng gradong 70% pataas. Kabilang dito si Crystal Shane Sigua. Ito na yung pinakamataas na kategori, excellent passers. There are only 14. Ang pagtatagumpay, hindi po yun nanggagaling sa sariling kakayanan po natin, kundi kaloob ng ating Panginoong Diyos. Good morning sa ating bagong attorneys na si Attorney Cristel Shane Sigua from the University of the Philippines, Diliman. Siya lang naman yung isa sa nag-top dyan sa katatapos lang na bar. Nung araw po na lumabas yung results, syempre kabado po ako. Ang nagbalita po sa akin noon nung mga resulta ay yung naging kasama po namin sa CBI. Siya po ang tumawag sa akin na pumasa daw po ako sa bar exams. Hindi ko po siya agad pinaniwalaan. Nung binigay po niya yung kopya at nakita ko po yung pangalan ko, doon ko pa lang po talaga pinaniwalaan na nakapasa po ako sa bar exams. Nung pagkakataon pong yun, syempre sobrang saya ko po. Hindi naging madali ang pag-abot sa kanyang pangarap, lalo pat na taon na sa kanilang paghahanda sa bar exam ay dumating ang pandemya. Noong kami po ay mag-review na for bar exams, nag-set na po kami ng mga materials na dapat po naming matapos throughout the review period. Kasi marami po ang subjects na kasama sa bar exams. Nag-enroll din po kami sa bar review centers para magkaroon po kami ng access sa mga lectures kung saan ituturo po sa amin kung ano ang mga mahalagang impormasyon na maaaring masama po sa exams. Halos araw-araw po, mula umaga hanggang gabi, ay nagre-review po kami. Unfortunately po, yung bar review po namin, nasakop po siya ng pandemic. So, naging hadlang po yun o naging pagsubok sa amin po. Dahil bukod sa mahirap po ang mag-review, yung coverage ng exam, syempre, dagdag intindihin po na nasa gitna tayo ng pandemya. Inaalala po namin, hindi lang po yung kalusugan namin, maging yung kalusugan lalo na ng aming mga magulang. Dahil din po sa pandemic, lagi pong napopostpone yung bar exams. Dapat po kasi ay 2020 po siya isinagawa. Pero dahil mayroon pong mga strict COVID protocols, meron din pong mga risks na magkahawaan, na-postpone po ng mga 5 times yung bar exam. So, na-delay po siya ng 2 taon. Bawat postponement, napakahirap po sa amin na mga mag-i-exam. Ibig sabihin din po nun, napopostpone din yung mga plano namin sa buhay. Hindi po kami makapagtrabaho ng dire-diretso dahil nga po hinihintay po namin kung sakaling matuloy ang exam na maituon po namin ang buong pansin namin sa pagre-review. Hindi rin po kami makapag-umpisa na makatulong sa pamilya namin dahil hindi rin po kami makapagtrabaho ng tuloy-tuloy po. Hindi po maiiwasan na nalulungkot po kami kapag nangyayari yun. Siyempre dahil napakadami na pong panahon ang ginugol. Maraming panahon pa ulit ang gugugulin para maghanda dahil na-postpone po siya. Nung mismong araw po ng exams, syempre masaya po kami kasi after 5 postponements and 2 years, tuloy na po talaga siya. Pero syempre, kabado din po kami kasi marami pong mga kailangang ayusin bago makapasok dun sa testing site mismo. Dahil surge po ng Omicron na COVID variant noon. Yung mga exams, hindi po namin alam kung ano ang mga lalabas na questions.
At hindi rin po namin alam kung masasagutan po namin ang tama lahat. Subalit nakatawid siya sa maituturing na pinakamahirap na yugto ng paghahanda para sa bar exam. Nakita ko po yung pangalan ko. Doon ko pa lang po talaga pinaniwalaan na nakapasa po ako sa bar exams. Nung pagkakataon pong yun, syempre sobrang saya ko po kasi hindi po ako makapaniwala. At kasama po noon, sobrang saya din po ng aking mga magulang. Kaya kaming buong pamilya po, agad-agad po ay nagpasalamat po kami sa ating Panginoong Diyos dahil alam po namin na yung tagumpay na ito, hindi po dahil sa sarili naming kakayanan, kundi dahil ipinagkaloob po niya yung mga pinagpanata namin at sa totoo lang po ay higit pa doon ang binigay niya. Nang malaman ko na si Shane ay pumasa sa bar exam bilang isang magulang, lubos po ang aking kasiyahan. Kasi po, hindi lamang po siya pumasa, nakasali pa po sa mga naging top-notchers. Ang paghubog sa kaisipan ng mga kabataan ay nagsisimula sa tahanan, sa mga pagpapayo at paggabay ng mga magulang. Itinatatak na sa isipan nila ang mga turo at gabay na dapat nilang lakaran. Noong kami po ay nag-aaral sa college po, dahil malayo po ang tahanan namin sa napili po naming universidad, kinailangan po naming umalis dito sa bahay at pansamantala pong tumira sa Quezon City po. Si Papa naman po ay isang OFW, kaya pamalagian po siyang nagsistay sa Dubai po. Ang natira lang po dito sa bahay namin ay si Mama at yung kapatid ko. Si Mama naman po ay isang public school teacher po. Hello, kumusta kayo? Hi, long time no see. Hi. Dahil sa makabagong teknolohiya, nagagawa naman po naming mag-usap halos araw-araw po. Ang pinapayo po sa akin noon ni Mama at ni Papa ay lagi po naming pag-igihan yung pag-aaral namin. Sa kanyang kabataan ay nakabuo na rin ng munting pangarap. Nung bata po ako, hindi po talaga pagiging abogado yung pinangarap ko. Nurse po sana ang gusto kong maging. Pero nagbago po, gusto kong maging flight attendant. And finally, nung magka-college na po, ang totoong gusto ko po maging doktor. Gusto ko pong maging universidad noon ay yung University of the Philippines, Diliman. Kinailangan ko pong pumili ng ibang kurso dahil limited po yung pre-med courses nila. Ang payo ng papa ko sa akin ay baka gusto ko pong i-try na ang accountancy po. So yun po ang sinubukan kong maging kurso nung college. Pero dahil quota course po siya, hindi po ako nakaabot doon sa grade na kailangan. Kaya ang pinili ko pong maging kurso nun ay business economics po. Nung third year college na po ako, doon ko po naisipang ituloy yung pag-aaral ko hanggang sa law school po. Dahil sabi ko po, gusto ko ng isang career kung saan magagamit ko yung mapili ko para makatulong po sa ibang tao. Pangalawa po, sana yung mapili kong kurso ay yung bagay po sa mga skills na meron po ako. Dahil bata pa lang po, mahilig na po akong magsulat at saka magbasa po. Kinakailangan ko pong magtrabaho sa ibang bansa para po mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. Lalo na po, meron na akong anak na kailangang palakiin at hindi po sapat yung kinikita dito. Meron naman pagkakataon na makapagtrabaho doon, kaya nagtrabaho po ako sa Saudi Arabia. Isang accountant by profession sa isang telecommunication company. Sa paglaki po niya, ako yung talagang sumabaybay sa kanya. Talagang tutok po ako sa kanyang pag-aaral. Although whole day po nasa school ako, so pagdating po sa bahay, ini-scan ko po lahat ng kanyang mga activities sa school. Mula po kinder one, achiever po talaga. So consistent po yung kanyang performance. Simula po nung bata siya, hindi kami nagka-problema. Kasi mula nung mag-aral, lagi siyang nandun sa mga honor student. Munta po kami ng Abu Dhabi. Doon po, nag-kindergarten po siya. Pinasok po namin siya sa isang international school. Kung tinututukan ko po siya dito, lalo na po doon kasi may foreign language po, kagaya ng Arabic.
nakagraduate din po ng valedictorian doon. Maging noong high school at hanggang college, ay nakakakuha na po kami ng mga awards. And nung college po, pinalad po kami na makatapos po with cum laude po. And noong law school po, kami po ay nakasama sa Honor Society po sa UP College of Law. Yun po yung Order of the Purple Feather. So yun po ang society kung saan miyembro po lahat ng mga students na may matataas na marka. Kaya nung nakatapos po kami sa College of Law po, kami po ay rank 13 at nakatanggap po ng Dean's Medal for Academic Excellence po. Hanggang saan lang ba ang magagawa ng mga magulang upang maihanda ang kanilang mga anak sa pagharap sa buhay? Sa malaon at madali ay makakasagupa sila ng iba't ibang suliranin at pagsubok sa buhay. Dahil po kinailangan ko pong tumira malayo sa aking magulang para maipagpatuloy po yung pag-aaral, hindi po maiiwasan na nagkaroon po ng mga pagsubok dahil mahirap po ang mabuhay mag-isa. Wala pong nadadatnan kapag umuuwi. Kumpara po kung nasa bahay, syempre po pag uwi namin, napapawi yung pagod kapag nakakausap ang mga magulang o ang kapatid, kaya nangungulila din po kami sa kanila. Dahil po ang napili kong universidad ay ang Universidad ng Pilipinas, marami po kaming nakasalamuhang mga tao na iba-iba ang ideolohiya, iba-iba ang paniniwala, at iba-iba din po ang mga pinaglalaban nilang advokasya. Mayroon din pong pagkakataon na yung mga nakasalamuha po naming mga estudyante, ang kultura po nila o ang mga gawin nila ay nag-aaya silang uminom, o kaya naman ay nag-aaya po silang sumama sa mga pagtitipon kung saan mayroon pong mga advokasya na isinusulong. Sa takbo ng mabilis na pagbabago sa kasalukuyang panahon, maraming kabataan na ang napahamak at maaaring maraming kabataan pa ang mapapahamak. Kaya't habang nasa pamantasan ay ito ang naging gabay ni kapatid na Cristel. Noong kami po ay nag-aaral ng college, kami po ay miyembro ng Christian Brotherhood International o CBI, samahan ng mga mag-aaral na Iglesia ni Cristo. Kaya kung ikaw ay isang mag-aaral at isa kang Iglesia ni Cristo, ikaw po ay isang CBI. Noong nag-aaral po kami, sila po ang lagi po naming kasama mula sa pag-aaral hanggang sa mga aktibidad na isinasagawa po ng CBI. Nagsagawa po kami ng mga college entrance exam review. Gumagawa din po kami ng mga aktibidad kung saan makakasama po ang lahat ng balangay ng UP CBI. So doon po ay nakikita-kita po ang lahat ng mga miyembro ng CBI sa iba't ibang balangay. Nagsasagawa po ng mga aktibidad, dumadalo po sa isang tanging pagtitipon po. At nagsasagawa din po kami ng mga pamamahayag kung saan hinihikayat po namin ang mga kapwa naming mag-aaral para makinig po sa mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo at maakay po sila. Napakasaya po namin na meet po namin ang CBI noong college. Iba po talaga ang environment at kultura sa UP. Madali pong matangay ng mga ideolohiya na isinusulong nila. Madali rin pong matangay sa mga kultura kung hindi po tayo careful sa pagsisiyasat po. Malaking ginhawa po kasi sila po ang laging nagpapaalala at nagtuturo na kahit estudyante po kami sa UP, una't sa lahat ay kaanib po kami ng Iglesia ni Cristo. Napaaalalahanan po namin ang isa't isa. Ako po ay naging member po ng Secretariat and Membership Committee ng UPCBI. Kami po ang nag-iingat sa bawat kaanib ng CBI. Nangangamusta sa kanila. Nagdadalaw din po kami sa mga dorms para kamustahin sila kung mayroon po ba silang mga suliranin, sa pag-aaral po ba, o kung ano pa man po yun pag tatagubilin sa kanila. Na huwag po sanang sumali sa mga orgs or fraternities or sororities dahil marami po ang mga ganong klaseng organisasyon sa loob ng pamantasan. Delikado po kasi kapag sumasali sa mga ganong organisasyon dahil mayroon din pong naging issue ng hazing.
mga hindi safe na initiation rites. Kumbaga, kami pong mga may tungkulin sa CBI, tila tumutupad na rin po kami bilang mga katiwala para mapangalagaan po sila. Sa mga panahong malayo sa piling ng mga magulang, saan kaya humugot ng lakas si kapatid na Cristel? Kahit ganoon po, dahil sa matinding pananampalataya po at malalim na pagkakatanim ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, lagi po naming iniisip muna bago kami may gawin o paniwalaan o sabihin kung yun po ba ay naaayon sa aral ng Iglesia. Kaya ang inuuna po naming masunod ay yung mga Christian values na tinuturo po sa atin mula nung pagkabata hanggang ngayon po sa mga aral po natin sa pagsamba. Lagi po sinasabi dahil nung una akong umalis papunta Saudi, 4 months old lang po si Cashin, siya nga po ay mapalaking mananampalataya higit sa lahat. Sana, yung sa pagpapanata namin, magkaroon siya ng magandang kapalaran, magandang kinabukasan at gawin siyang mananampalataya. Noon pong maliit si Shin at pwede na siyang isamba sa kabataan, sinasamahan ko po siya. And then noon pong pwede na siyang ipasok ng mga awit, nag-ensayo po siya ng children's choir. Pag po pagsasanay, binabantayan po. Nadala po namin at nabaon namin yung mga natutunan at aral hanggang sa aming mga paglaki. Mula nung ako po ay 7 years old, hanggang ngayon po na 26 years old na po ako, sinikap ko po na hindi mapabayaan yung pagtupad ko at ang tungkulin ko bilang isang mga awit sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kasama din po doon, syempre, ay ang lagihang pagpapayo ng aming mga magulang kapag sila ay aming nakakausap na huwag po naming kakalimutan ang mga aral sa loob ng Iglesia kahit na sino pa po ang makilala namin at ano pa po ang ma-encounter po namin sa aming pag-aaral sa universidad. Dumating ang pagkakataon na nagkakasabay ang schedule ng pag-aaral sa mga pagtupad niya bilang mang-aawit. Nangyari din po habang nag-aaral po kami na mayroon pong conflict ang mga klase namin or exams sa mga pagtupad po namin bilang mang-aawit o maging po sa mga ensayo namin. Kapag ganoon po ang nai-encounter po namin, ang inuuna po talaga namin ay ang pagtupad. Kahit na mahirap po na umabsent or mahirap po na hindi madaluhan ang klase. Kasi po, ang naaalala po namin noon ay ang itinuturo po sa atin na ang dapat po nating unahin higit sa pag-aaral o anuman pong gawain sa sanlibutang ito ay ang mga pagtupad po natin sa ating Panginoong Diyos. So, nagkaroon po ng pagkakataon na nag-conflict po ang ensayo ko sa pasalamat doon po sa klase ko noong ako'y nasa law school. Dala po ng paninindigan ko, nagpaalam po ako sa prof ko, sa professor ko, na kung sana po ay maaga po niya akong hayaan na umalis sa klase para makahabol po ako sa ensayo. Kaya lang po, hindi po niya naintindihan yung paalam ko o yung rason kung bakit po kailangan kong umalis ng maaga. Kaya hindi po naiwasan na magalit po siya sa akin at sabi po niya, kung aalis po ako agad at matawag po ako sa recitation, ay bibigyan po niya ako ng 5, ibabagsak po niya ako. Ang naging paninindigan ko po noon ay okay lang po kahit makatanggap po ako ng failing grade, basta makapag-ensayo, makatupad para sa pasalamat. Nangyari nga po yun, natawag po ako sa recitation at binigyan nga po niya ako ng 5. Pero kahit na ganun po, ang ginawa ko, ipinagpanata ko na lang po sa Ama. Dahil alam ko naman pong kapag tungkulin ang inuna po natin, hindi po tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos. At sa awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos, ay nakapasa naman po kami sa klase na yun. Nag-conflict po ang finals exams ko sa tupad naman po sa pasalamat. Noong pagkakataon pong yun, syempre, namroblema po ako dahil mahalagang exam po yun eh, finals exam po siya. Pero mas mahalaga rin po na makatupad ako sa pasalamat dahil pagpapasalamat po natin yun sa ating Panginoong Diyos na iniuutos niyang gawin natin. Sinikap kong ang mag-adjust ay yung schedule ko po sa finals exam. Kahit na ako lang po ang hindi po pwede dun sa schedule na binigay nila, nakiusap po talaga ako na kung maari po ay i-move po nila. Inilakip ko rin po ang mga pagpapanata sa ating Panginoong Diyos sa kabutihan po ng ating Ama
ay na-move nga po yung schedule. Kaya nakatupad po ako sa pasalamat at nakapag-exam din po ako. Gaano kahalaga kay kapatid na Shane ang kanyang pagkamang-aawit? Hindi ko po siya binitawan kahit na nag-iba-iba po yung takbo ng buhay ko dahil lumaki po ako mula elementary, high school, college hanggang sa law school. Kahit na maraming naging mga pagsubok, maraming naging hadlang po, sinikap po namin na hindi po mabitawan ang aming mga pagtupad at ang aming tungkulin bilang isang mga awit. Sa loob ng Iglesia ni Cristo. Napakasarap po sa damdamin na sa panahong ito, katabi ko na po siyang tumutupad sa koro. Kasi po, nung una, binabantayan ko lang. Pero ngayon po, kasama ko na po siya sa choir. Masarap po ang maging isang mga awit. Kasi sa mga awit po, nararamdaman po natin, kalakip ng damdamin, na ibubuhos po natin ang lahat ng saloobin natin sa ating Panginoong Diyos mula sa pagpapasalamat, sa paghingi ng tulong, hanggang sa mga paninindigan po natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Buong puso po akong nagpapasalamat sa aking mga magulang, kay Mama at kay Papa, sa naging suporta at pagmamahal po nila sa akin. Mula nung bata po ako hanggang ngayon sa paglaki ko, hinding-hindi po nila ako pinabayaan. Sa lahat po ng pagsubok na dumating po sa akin, lagi po silang nandyan para alalayan ako. Kapag malungkot po ako, pinapasaya po nila ako at tinutulungan para maharap ko po yung mga suliranin na dumarating. Siyempre, hindi rin po nawawala yung lagi nilang pagpapayo sa akin para maibsan po yung lungkot at lumakas yung loob ko sa mga pagsubok. Lagi po nilang pinapaalala ang mga turo sa atin sa loob ng Iglesia ni Cristo. At mula po sa naging pag-aaral ko, ang mga sakripisyong ginawa po nila para sa akin, lagi ko pong naaalala yun. Kahit na nangungulila po si Papa sa ibayong dagat, hindi po niya magawang umuwi kasi naaalala po niya na kailangan po naming makapag-aral at makapagtapos ng kapatid ko. At kay Mama naman po, alam ko po na nakakapagod maging isang full-time teacher. At pagkatapos pag-uwi po niya sa bahay, kami naman po ang tuturuan at aalagaan niya. May ilang mensahe si kapatid na Shane para sa mga kabataan upang maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Lagi pong buhusan ng lahat ng makakaya ang kanilang mga pag-aaral o kung ano man po yung mga paghahandang ginagawa nila para maabot yung pangarap na yon. Dahil isa po yun sa itinuro sa atin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mapagtupad man po sa loob ng Iglesia ni Cristo, dapat po ibigay po natin ang lahat ng ating makakaya. Kaya higit po sa sariling mga pagsisikap, ang dapat pong mapagtuunan ng pansin at ang dapat po nating magawa talaga ay unahin ang mga pagtupad. Dalhin po natin lagi ang tungkulin natin at huwag po nating pababayaan ang ating mga pagsamba at pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Sa tagumpay na kanyang tinatamasa, malaki ang kanyang pagpapasalamat sa mga pagpapayo at mga aral na kanyang narinig mula sa tagapamahalang pangkalahatan. Lubos po kaming nagpapasalamat sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, dahil sa masigasig po nilang pagtuturo sa loob ng iglesia. Nakakatulong po yun para kapag nakakaharap po kami sa mga pagsubok, kapag nalulungkot po kami, o kaya naman kapag parang feeling po namin ay madedepress na kami, naaalala po namin ang mga payo nila sa atin. Na dapat po ang ituon natin ng pansin ay yung pangako po ng ating Panginoong Diyos. Malaki din po ang pagpapasalamat ko sapagkat pinagtibay po nila na magkaroon ng mga pagpapanata bilang paghahanda sa bar review. Dahil sa mga pagpapanata ko po talaga nahuhugot ang lakas at ang panibagong inspirasyon para araw-araw po ng paghahanda ko ay maibuhos ko ang lahat ng makakaya ko. Nagpapasalamat din po kami sa ating tagapamahalang pangkalahatan kay kapatid na Eduardo V. Manalo sa walang sawang pagtuturo po nila, pagpapayo sa mga kapatid
na yung mga aral na naririnig namin o natatanggap sa pamamahala, yun po ang pinapaabot din namin sa aming mga sambahayan, lalo na sa aming mga anak. Kung paano lumaking mananampalataya, humawak ng tungkulin. Naging gabay upang lalong mapatatag ang aming pananampalataya po. Lalo po kami manghawak sa mga salita ng Diyos na kailanman po ay hindi po namin bibitiwan habang kami po ay nabubuhay. Ano man ang kanyang narating sa buhay na ito at sa hinaharap pang panahon, ay ito ang kanyang paninindigan. Totoo pong ang tagumpay ipagkakaloob po ng ating Panginoong Diyos sa mga anak po niyang matuwid at inuuna ang mga pagsunod sa Kanya. Kahit na marami pong pagsubok ang dumaan sa naging karanasan po namin, salamat po sa ating Diyos. Talaga pong nadaan talaga sa panata po ang lahat. Dinilig naman po ng Ama ang aking mga dalain. Kasi po kung wala naman ang tulong ng Ama, hindi naman po makakamit ni Shin ang tagumpay. Talagang sa Ama po galing ang lahat. Pinagkaloob po yun ng ating Panginoong Diyos. Kaya bilang pagkilala po doon at pagpapasalamat po sa ating Panginoong Diyos, ang paninindigan ko po ay hinding-hindi ko po papabayaan ang mga pagtupad ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ipagpapatuloy ko po ang naging pagtuturo at ang naging paninindigan ko noon pa nang ako ay isang estudyante, nang uunahin ko po lagi ay ang aking mga pagtupad. Ang ipinagpanata ko po noon sa ating Panginoong Diyos ay ang makapasa lang po sa bar exams. Kasi yun lang po sana talaga, yun lang po sapat na po, malaking achievement na po para sa akin. Hindi po dahil sa sarili naming kakayanan, kundi dahil ipinagkaloob po niya yung mga pinagpanata namin at sa totoo lang po ay higit pa doon ang binigay niya.